Magandang hapon mga kalangis. Meron po akong sinerbisan na isang unit dahil tinawagan po tayo na mahina raw po ang kanyang preno. Ngayon, nung pagdating ko rito sa unit, ang ginawa ko, sinubukan ko ang truck kung bakit mahina ang preno. Eh totoo nga, ang naging problema ng kanyang preno kaya mahina ay tumitigas. So bakit tumitigas? Ibig sabihin nauubusan ng hangin yung kanyang vacuum. Kinakapos siya ng hangin. Ang ginawa ko, chinik ko yung kanyang alternator. Tapos nung chinik ko yung kanyang alternator, ito po, papakita ko sa inyo. Boss, makikisuyo nga, pakitaas nga itong ulo nito. Alin? Ate, explain lang natin. Oh, sige, akong bahala dyan, boss. Yeah. Sige, boss, mag-an lang yan. Bukas ang mga pinto eh. Ayan. Nung inapakan ko po kasi ang preno, ay tumitigas. Ang ginawa ko, ito kanina, ito, itong os na to, binunot ko. Nung bunutin ko to, eh napakalakas naman po ng kanyang vacuum. Ngayon, nung ko na malakas ang vacuum rito, binaybay po natin yan dito, yan. Papunta po rito sa tubo hanggang tumakbo roon sa vacuum tank. Ayun. Yon. Binunot ko rin ho yung hose dito sa vacuum tank para malaan natin kung may nasingaw o wala. Ito po. Ayan. Ayan po yung vacuum tank. Ayan. Ayan. Ito po. Ito. Ayan. Nung bunutin ko itong vacuum tank, ito. Ito. Sinubukan ko pong takpan ng daliri ko ulit. Eh, napakalakas naman ho. Nung tinakpang kot malakas, binunot ko po siya rito sa bali dugtungan ng papuntang brake booster tsaka clutch booster. Ayan dito. Ayan. Nung ma-check ko po rito, binunot ko po muna yung sa brake booster, tinakpang ko po ng tornilyo yung hose para masubukan ko kung nauubos ang hangin once na apak ng preno. Ang ginawa ko, ilang beses kong binomba yung clutch, tinakpan ko ng tornilyo yung hose yung sa brake booster, hindi po siya nauubos. Ngayon ang matapos kong gawin yon, ginabit ko naman yung hose ng itong hose na to papunta rito sa brake booster. Ayan. Kaya ikinabit ko po dyan. Ayan, nakikita nyo po yung hose na yan, itong may clamp. Ayan. Ito. Ayan. Ayan po. Ito. Nung ikinabit ko na po yan dyan, ang tinakpan ko naman ng tornilyo ay yung hose papunta rito sa clutch booster. Isa dalawang apak lang po ay nagbabaser na po yung warning niya pag nauubos ang hangin. Kaya nahulugan, nagpalit po tayo ng pakibaba nga to boss, pasuyo, ng brake booster. Kaya na-analyze natin na ang problema niya talaga ay brake booster. Ngayon ito, ikinabit na po natin siya. Nung mapaltang ko na po, yan. Boss, pakikabit nga boss ang baterya. Ate, testingin lang natin to ating preno. Mamaya na boss, mamaya na yan boss. Waiting ka lang boss ha? At ano lang boss. Maiksi-iksi lang boss, sobrang haba. Kapraso lang yan boss, kapraso. Susukatan.
Kung makabos ka prasong alambre, isukat mo rito, yun po ang gawin yung guide. Kahit alambre lang o ano naliliko dyan, kahit yung kahoy na yan, yan, baluktutin nyo bago pumutol kayo ng alambre kung anong gagawin yung pagliko. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan ka mo ang position o. Oh. Ayan boss o. Oh. Nakakabit na boss ang baterya? Saglit lang po mga kalangis at kinakabit na po yung baterya. Susubukan po natin ngayon kung isang apak uli o dalawa, eh magwa-warning na po yung kanyang buzzer pag nauubos ang hangin. Ayan. Ikabit mo nga, ikabit mo nga. Ah, saglit lang po mga kalangis at kinakabit lang po ang baterya. 12, 12. Susubukan natin kung ayan po. Ayan po yung buzzer na natunog once na wala po siyang hangin yung kanyang vacuum tank. Ayan. Papakargayin po muna natin siya hanggang mawala po yung kanyang buzzer para malaman po natin kung nag-uubo yan. Dati, nung pag inapakan mong ganyan, ang preno, isang apak lang, pag bitaw mo, magbabuzzer na siya. Minsan naman, nakakadalawang yapak siya. Eh ngayon, aapakan natin to. Ayan. Lagyan muna natin ng konting vacuum yung tank. Para mapuno lang yung tanke ng ano. Ayan. Apakan po natin ang preno. Ayan. Isa. Ayan. Dati po pag binabad na ganyan, miya-miya po, nagwa-warning na po, bumabasher na. Ibig sabihin, nauubos po yung hangin doon sa vacuum niya. Kaya nahina ang preno, tumitigas, itinutulak yung paa ng spring doon sa loob ng diaphragm ng hydro booster. Ayan. Kung tawagin ay hydrovac. Ayan po. O, ngayon, bibitawan natin. Subukan natin ang dalawang apak. Ayan po. Dalawang apak na po yan. O, ayan. Wala na po tayo naririnig na buzzer. O, ngayon, kung iyan po may singaw pa, kanina pa ho nag-warning sa inyan. Nagkaroon ulit ng buzzer yan. Ayan, hanggang ngayon po, apak-apak natin ang preno, nakikita nyo. Ayan, bibitawan uli natin. O, ayan, tapos apakan na naman natin, subukan natin ang tatlo kung siya'y magbabuzzer. Isa, dalawa, tatlo. Ayun. Nag-buzzer po siya. Ibig sabihin, titingnan natin, baka may singaw pang hos. Boss, tingnan mo nga yung tank. Yung sa tanki, parang bunot ng konti. Pakisuksok mo nga konti. Dapat kasi sa tatlong bomba, hindi siya babuzzer. Lalo na po, pag yung pinagsabay natin ng clutch sa kapreno, isiksik mo maigi, boss. Siksik mo lang para nakalutang yan eh. Ayan. O, labas ka dyan. Ayan. Pagsasabayin po natin. Alis na eh, alis. Alisin mo. Asa si Lulik? To, alis kita muna to. Ayan. Pagsasabayin po natin ang clutch sa kapreno. Ayan. Dati o pag pinagsabay natin ganyan, bumabasa na siya. Ngayon, bubumbayin natin ang preno. Dalawa. Ayan. Nakatako tayo sa clutch. Ayan. Ayan. Doon po natin makikita okay na po yung kanyang booster. Ayan. Ayan. Tatlo. Kasi
Once na binomba mong ganyan, dapat nag-buzzer na ho siya. Ayan. Kanina, kaya lang nag-buzzer kanina, medyo hindi na naikabit yung kon sa ilalim. Medyo malawag ng konti. Ayan po, maraming salamat po sa mga manonood. Sana po nakatulong yung aking ipinaliwanag ngayon kung bakit nawawala ang preno o tumitigas ang pedal ng preno. Marami pong salamat. Sana po subaybayan niyo itong aking video at paki-share na lang po at paki-subscribe sa inyong mga kaibigan. Ayan po, hanggang ngayon po nakaapak pa tayo ng preno. Ayan po, ayan. Ayan. Oh, ayan po. Ayan. Oh, marami pong salamat. Sana po makatulong sa inyo to.